Good afternoon mga kakoys. Panibagong vlog, panibagong araw mga kakoys. Nandito tayo ngayon sa EDSA Guadalupe. Walang traffic. Masarap pag motor pag walang traffic. So ayun mga kakoys, pupunta tayo ngayon sa may Caloocan. Alam nyo na kung bakit pupunta tayo sa Caloocan. Wala naman tayong ibang sadya doon kundi tungkol na naman sa pyesa ng motor. Pupunta tayo ngayon sa may Caloocan kasi tayo ngayon ang bagong sprocket ni FI. Masyado nang maingay yung kadena ko, masyado nang pudpud kasi nasa 4 years na naman na siya. Nasa 4 years ko na siyang nagagamit kaya paalitan na talaga. Maganda sa ganda yung ating kadena. So ngayon pumunta tayo ngayon sa Caloocan kasi magpapalit ulit tayo ng sprocket. So ganun pa rin kasi mas komportable ako sa size ng kadena ko na. Ang gamit ko ngayon is naka 1443 ako ngayon mga koy. So ganun pa rin yung bibilin ko kasi mas komportable. Lalong-lalo na pagka may long ride tapos mag-overtake ka sa mga kagaya ng truck na mga mahahaba. So nakakaano ka agad siya, nakakatagos ka agad siya. 1443 ako ang gamit ko ngayon mga koy. Kasi yung pinakang lagi yung ginagamit 1443. Mas komportable ako pag gumagamit ako ng ganung size ng sprocket. Trinay ko yung stock nito na sprocket dati. Hindi ako ng vehicle. Medyo nahihinaan ako pagka sa overtaking ng ano. Nang sabihin na natin na dalawang truck ang overtaken mo. Medyo na ano ako, nabibitin ako. Kaya simula nung pagkabili ko nitong motor, unang palit ko ng sprocket. Trinay ko kagad yung 1443. So ayun, medyo okay sa akin. Depende naman sa inyo yun kung anong gusto nyong gamitin eh. Kung saan kayo mas komportable. Kasi subok ko na palagi pagka nag-ride ako ng malayo. Lalo na pag umuwi ako ng probinsya namin sa Bicol. So maraming ino-overtake ka na mga bus, mga truck. Yan. Yung power niya talaga bibigyan sa'yo sa simula, sa arangkada. Bibigyan sa'yo yung ano, yung magandang arangkada. So ayun mga koys, nakadepende pa rin sa inyo yon kung anong size ang mas okay sa inyo. Sa akin kasi 1443 talaga ako. So yun yung ipapalit natin mga koys. Ganun pa rin, yung brand pa rin niya ay SSS SSS 1443 na SSS color gold ang papalit natin kasi naka-gold talaga tayo eh. So yun sa piyesa na ano na pinag-ipunan ko. Paano yung ano yung SSS na yun at sprocket nasa magdadalawang libo din ata o ganun. Kailangan makahanap pa tayo sa Caloocan ng 1443. Kasi dati bumili ako konti na lang ano yung 1443. So marami rin talagang gumagamit ng 1443 na sprocket mga koy. Kasama yun sa build natin na para sa project nating concept mga koy, Malaysian concept natin si FI. Lahat ng pwede natin pag-ipunan na mabili para sa Malaysian concept natin para papugihin si FI. Bibili natin pag-ipunan natin. Hihuli ko na lang siguro yung gulong na maliit na Maxis yung bibili natin ano, gulong. Biliitan natin siya pero stock mag pa rin. Ito yung gagayain natin mga koys. Yan. Ito yung gagayain ng nating Raider FI na setup na Malaysian concept yan. Magkakaiba lang kami ng ano, stock mag sa akin eh kasi naka RB5 to eh. Tapos yung color, yun yung pinakang last natin, yung color ng ating fairings. Kulay pula rin yung ano, yung ipapa-color natin sa ating fairings. Medyo may kalumaan na rin kasi itong fairings nito. Saka yung ano yung decal. Yan, maghahanap pa tayo ng magaling gumawa ng decal, yung sariling ano natin, sariling design natin. So kung medyo may kamahalan pagka ano eh, pagka sarili mong design na ipapagawa. Siguro ganun ka laki yung dagdag nila pagka sarili mong design yung ano. So yun, unti-unti natin yung mga koys. Sa ngayon, ang unahin muna natin, nakabili na tayo ng grip. Nakabili na tayo na brake tsaka clutch lever. Ay kabit na natin, ayan. Yun nga pala, pinag-iipunan ko pa yung single shifter na S2. Pinag-iipunan ko pa yun kasi yun talaga medyo may kamahalan yun. Nasa 4,000 ata, mga ganun. So unahin muna natin yung medyo mga mura-mura. Higit sa lahat, ang pinakamahal
Naiuli kong bibilin. Siyempre, wala naman ibang pinakamahal pagkadating sa Malaysian concept. Hindi ko alam kung bibilin GRP ba o anong version ng GRP string arm yung mabibili natin. Basta yung magugustuhan ko. Ayoko kasi yung masyadong maraming butas-butas kasi mahilig nga ako sa long ride. Ayoko ng ganong style ng Pero tingnan natin kung may mahanap tayo na JRP na string arm. Yung parang wala siyang masyadong ganong design. Wala siyang masyadong butas-butas. Alam niyo yun, yung mga butas-butas. So ayun mga koys, yun yung iuuli natin. So abangan nyo kung anong magiging itsura ni AFI. Isa-isay natin yan para hindi mabigat sa bulsa. Alam nyo naman pagdating sa mga pyesa, mahal talaga, mahal, sobrang mahal ng mga pyesa ngayon mga koys. So isa-isa lang muna tayo ng pyesa. Huwag tayong isang bagsakan lang. Wala tayong ganun kalaking pera Wala tayong budget. So paunti-unti lang. Tapos maghanap tayo ng pagpa-repainta natin ng ating fairing. Doon tayo sa mga lulupit mag-repaint. Hindi ko alam kung candy red ba o natural red lang talaga. Yung ganito lang na red. So mga guys, pumunta na ako ngayon sa Caloocan. Yun lang ang bibilin ko. Yun lang talaga ang ipupunta ko doon sa Caloocan. Ayan, balitaan ko kayo pag nandiraan ko sa may Caloocan kasi medyo init, saka medyo traffic. Let's go. So ayun mga guys, nandito na tayo, kalikulang natin. Dito tayo palagi sa my 10th avenue mga guys. Saan dun kasi yung lahat ng bilihan ng mga pyesa. So pagpupunta kayo rito sa may Caloocan, lagi nyo hahanapin yung 10th avenue pagka nandito na kayo sa may street na to. Ayan, makikita nyo naman dito Pwesto na kayo dito sa may parking kanan. Lagi nyo tatandaan, yung 10th avenue ang avenue street ang bintahan ng ating pyesa. Ayan. Ito yung 10th avenue mga kuwais. Lagi nyo tatandaan, pag may stoplight na ganito, 10th avenue na ito, natatakam kasi ng stoplight Yan! Andito na tayo ngayon sa Caloocan. 10th avenue! Yan! Marami rito, marami ka rito kung pagpipilian ng pyesa mga kuwais. Kumbaga sa parang Thailand din to, parang nasa Thailand ka rin pag nandito ka. Yan o. Marami kang magpipilian ng pyesa rito. Pwede ka rito magpapalit ng gulong ng motor. So doon sa unahan ang pinakamarami mga koy. Pagkalampas mo rito sa may stoplight na to. Basta 10th avenue mga koy. Yan. Ayan o. Yan. Sobrang dami rito mga koy. Magtawa ka kung anong gusto mo. Pwede kang bumili rito. May mga binibenta rito mga helmet. Ayan o. Kagaya noon. Yan. Marami rito mga koy. Ayan o. Sobrang dami rito. Nandito rin yung kasa ng Suzuki. Dito ako nagpapa FI cleaning. Pero sobrang dami mga koy. So maghanap tayo ng ating SSS Prophet 1443. Yes sir. Yan. So ingat ka rin dito kasi marami dito mga tumatawid Yan yung kasa ng Suzuki. Dito ako nagpa FI cleaning. Ayan, nagpapa FI cleaning. Maghanap tayo ng SSS. Dito tayo sa may unahan. Sabi, maraming bintahan dito. Tapos dito, kung bibili ka ng RCB, yan, dito kay Fito. Available. Diyan ka bibili ng mga RCB. Marami dyan. O, dito tayo. Dito tayo mga kay. Yes, sir. Tingnan natin. Yes, sir. Yeah. Ano tayo ng 1443 na sprocket. Yes, sir. Magastos dito pagka pumupunta ka rito mga koys. Pagka pumunta rito sa Caloocan, magastos dito. Makakaubos ka rito ng 1,000,000. Hindi naman. Parang kung ano lang matipuhan mo. Pero magastos dito mga koys. Pag pumunta ka rito, dapat siguraduhin mong may dala kang pera. Kasi pagka wala kang pera rito, maiinggit ka lang. Mag-ipon ka na lang mo mga koys. Ako kagaya ng ginagawa ko, nag-ipon ako dami dito sobrang dami kahit Monday, akala ko Sunday lang taka Saturday yung maraming tao. So magtatanong tayo kung may 1443. Ay, yan sobrang dami May 1443 kayo sir na 1443 na sprocket. Na sprocket Raider FI. Ang set lang sa
Ano po? Ng set. Sa akin ba? Sa akin lang ba? Ah, okay, sige. Wala nang ibang brand? Yun lang? Yun lang, wala silang ano hinahanap natin. Nasa magkano kaya? Magkano yun kuya? Yung single shifter na S4? Nasa magkano yun? 5.4. Yun, sabi ko na nga, mali pa yung hula ko. Parang 4,000 lang. 5,000, 5,400. Oh my goodness. What? Eh, pwede naman si FI. Kahit naka, ano siya. So, ha? Mamaya, babalik na lang ako. Babalik lang ako. S4. So, hanapin na lang natin yung SSS. So, patayin ko muna tong camera. Baka malobat na eh. Hanap lang ako mga kasi. So, ayun mga guys, nakabili na tayo, nakakuha na tayo ng SSS. Patay ka, huli ka. So, ayun mga guys, nakakuha na tayo ng SSS. Dito tayo magpapakabit. Hey, brother. SSS. 2K yun din, oh. Okay. Yung SSS. So yun mga boys, ito yung ating piniling bagong SSS. Ayan. So pinapakabit ko na kay Kuya, tinatanggal niya muna ang ating dulong. So yan na, nagkakabit na ang ating bagong SSS na sprocket, 1443 yan mga boys. Solid na solid yan. So yan, kung gano'ng ang isip mo, gano'ng ka ganda ang ating sprocket. Ganda yun mga boys, oh. Gold na gold. Magaan din siya, sakto lang yung bigat niya mga boys. So ipapakabit na natin yan, let's go. So mga boys, pinakabit na ni Kuya ang ating bagong sprocket, 1440. Magiging pogi na ulit si FI at magiging madinis na ulit ang ating sprocket si FI mga boys. Mapogi lang. So ayan, tapos na mga boys at yan, solid na pantay na pantay na yan. So ayun mga boys, at tapos na ang ating pagkabit. So ayun mga boys, pauwi na tayo. Nakikabit na ang ating bracket na bago, 1443 ang ating pinakabit mga boys. Magaan na masyado yung ano, hindi na siya kagaya ng dati na masyadong matunog yung kadena. Parang alam mo yun, yung parang sobrang luwag kahit nahigpit na yung pagkakaano mo ng kadena. Tayo mga koys, pauwi na tayo. Sa lahat ng mga sumusuporta at lahat ng susuporta pa lang kay Nyosi Motovlog, maraming salamat sa inyong lahat mga koys. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa ating munting vlog. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga koys, baka naman. Abutin lang natin mga koys ng 1,000 subscribers ang ating Nyelsi Motovlog, ang ating YouTube channel. Maraming maraming salamat sa tunay na mga sumusuporta. Yun lang, at piliin natin laging masaya palagi at maging totoo sa sarili. Okay, ride safe sa inyo mga koys, at tayo pa uwi na. Yeah!
Thank you.